Hello po mga ka-farm, salamat sa pagbisita ulit dito sa aking channel. Sa nasabi ko na sa karaang video, update muna tayo mga ka-farm, dahil medyo matagal-tagal din ako nawala. So update muna tayo mga ka-farm. Balik ko lang po, ito po yung mga piken ko mga ka-farm. So ito yung sinimulan ko talaga, no? Unang-una kong mga itik, 50 pieces ito lahat nung una, pero ngayon may natira na lang akong 20 ngayon. Kasi kinuha ko yung mga lalaki, tapos yung mga maliliit kinuha ko rin para sa breeding ko. Huling taon na nila ngayon, pu-full out ko na to, ikakal ko na sila sa taon na to. Punta tayo sa mallard natin. So, ito yung mga mallard natin mga ka-farm. So, yan sila, 126 heads lahat yan. So, hindi sila nangingitlog ngayon kasi naka-molting. Molting season kasi ngayon. Ayan, walang itlog kasi hindi ko sila nilagyan ng feeds para tuloy-tuloy ang kanilang pag-molting. Ito yung ano, mga balahibula. Ayan. Ito yung iba. Ayan. So, medyo maputik ngayon kasi umulan, hindi pa ako nakakuha ng ano, ng rice hull. Baka bukas. So, ito sila ngayon. Ayan. 46 heads din yan. So, nagmo-molting na rin yung iba, pero nag-layer pa din ako sa kanila para di naman ako masero. So, ayan, 50% ang nakukuha ko sa kanila everyday. Buti na lang sa masero tayo, no? Hindi pa naman lugi. Ito yung mga pican, mga ano, babae po lahat yan. Sa lahat ng gusto ng pican sa sunod na taon, balik ulit tayo, no? Kasi marami akong order sana ngayon, kaya lang hindi na pwede kasi hindi na kaya mag-produce ng maraming itlog ang aking mga layer na pican. Kaya stop muna ako, nagpapapisa muna ako para sa replacement baka sa sunod na taon, by January or February mag-start na itong mag-lay. So target ko dito 50 pieces. So yung iba maliliit pa kasi maliit na lang yung fertile na egg nila kasi nga matanda na. So dito around 72 heads yan. Yan sila, oh. 72 heads din yan, naka molting din sa ngayon. Wala tayong itlog. So, yan yung mga balahibo nila. O, yan. So, ito yung mga gamit kong pangharang nila. Tanner bag. Galing sa mga construction. Marami yan. Hindi na sila makakalipad niya, no? Yan. Para makasave din tayo sa materials natin, no? So, yung bahay ko yan, nasira na, oh. Hindi ko pa napapalitan ng ano, sin. Kaya kulang pa talaga tayo, no? Pero unti-unti naman, napadami naman natin yung ano. Ito pala sa ano ko, sa pinsan ko pala ito, nilagay dito sa akin. So ako na rin ang nag-aalaga. So dito sa kabila, IP Itik Pinas na dumalaga. So around 8 months na sila. 8 months na rin silang nagbibigay ng itlog. So ito lang yung nangingitlog sa akin ngayon. Yan. Bibigay sila ng 80% egg per day. So 60 ang babae nito, 10 ang nilagay kong lalaki para siguradong fertile talaga kasi pangbalot yung target natin. Dito sa kabila naman, isang pinsan ko rin to, so pinaalaga din sa atin para malagaan ng maayos, no? So nagmo-molting din sila kaya medyo maliit ng itlog nila ngayon. Yan.
Pero okay lang naman, hindi pa man bumaba ng gusto. So, kaya pa. Kaya pang yan po ang update natin sa ating mga itik, mga ka-farm. Mag-comment lang kayo. Baka matulungan ko kayo, no? Nasa 70 to 80% na siguro yung mga kaalaman natin sa pag-itik. Kaya lang financially kulang pa talaga tayo, mga ka-farm, no? So, sa mga maliliit na farmers dyan, laban lang tayo, mga ka-farm, laban lang. Kayong sa akin, dito lang sila sa baba kasi kapag nakahanger tayo, mas maganda sana yun. Pero mas malaki ang gastos, no? Hindi pa kaya sa bulsa natin, ito lang muna. Lagaan lang natin ang maayos, magbibigay sila ng tamang itlog. Laban lang, mga ka-farm, ngayong molting season talaga, ito talaga yung dapat na paghahandaan natin. Susunod na taon, siguro hindi na mangyayari ulit na mahirapan ako sa feeding supply nila. Ngayon, nahihirapan ako sa feeding supply nila kasi hindi ko napaghandaan. Sa susunod na taon, i-correct natin ang mga mali natin at saka malalaman nyo rin dito sa channel. Maraming salamat sa inyong pag-suporta at pasok sa aking channel, mga ka-farm. Shout out sa lahat ng aking mga kaibigan dyan, ha. Pakisuporta naman, mga kaibigan. Pakisubscribe naman. Ilan pang subscriber ko dito? Siguro 100. O baka sa sunod na taon, may ano na tayo? May 300 to 400, ha. Iwan ko kung anong mangyayari sa channel na to. Basta ito ang Nagustuhan ko ang magpost dito sa YouTube natin. Kasi kung wala na tayo, baka makita ng mga anak natin na mga apo natin na ganito pala tayo. So, baka may susunod sa atin. No? Ang ganda naman ng pag-iitikan, mga ka-farm. Kaya lang, kailangan talaga natin ng medyo malaki-laking kapital. No? Pero ibabalik nila. Subaybayan nyo lang ako kung paano nila maibabalik. No? So, ilang taon na rin ako rito, pero 7 months ako ditong ako na talaga yung nag-aalaga. No? So, help me pray na magpatuloy ito. Baka sa susunod na mga buwan, no? Maybe next year, no? Magpaparapol tayo ng ng mga alaga natin, no? So, siguro taga-Bohol lang din yung makikinabang kasi sila lang yung nandito, no? Sige, mga ka-farm, maraming salamat sa susunod na video. In-update natin yung Muscovy natin nung pagdating ko dito. May 7 babae at 1 lalaki lang tayo. So, sa next video, makikita nyo kung ilan na yung Muscovy natin sa loob ng 7 buwan. Maraming salamat, mga ka-farm. Pakihampas ng bell dyan at saka pakisubscribe na rin. No? Maraming salamat ulit. Kita-kita tayo sa susunod na videos. Ingat lang lagi, mga ka-farm, ha? Dahil sa panahon ngayon.